Hello, magandang umaga mga kapatid. Narito na naman na inyong kapatid si Brother Rudy. At ang tayo po ay patuloy na mag-aaral tungkol po sa ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon sa umagang ito ay ang buhay at mga aral ng ating Panginoong Jesus. Ngayon. Dito po ay isa sa mga humahamong katanungan sa na itinatanong ng sino man ay nasa aklat ng Mateo. Ano ang palagay ninyo tungkol kay Kristo? Yan ang tanong. Kaninong anak siya? Yan po ang maraming kung mababasa po natin yung Mateo, makikita po natin yung mga katanungan ngayon. Ito ay ano ang palagay ninyo tungkol kay Kristo? Kaninong anak siya at ano naman ang tungkol sa kanyang pagka-Diyos? Si Jesus kaya ay Diyos? Si Juan sa kanyang ebanghelyo ay nagpatibay na ang hindi masagot na sa argumento ay tinalaga upang patunayan na si Jesus ang Nazareno ay banal na anak ng Diyos at tapatan niyang ipinahayag na ang sinulat niya ang kanyang aklat upang ang kanyang pambabasa ay sumampalatayang si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos at sa pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yun po ay basahin po natin ang Juan 20, talata 31. Jesus pa ang tanungan po dito, Jesus pa ay nabubuhay bago pa ang sanlibutan ito. Sagutin po natin yung mga tanungan na yan. Ito ay nagsasabi sa kanyang sarili. Ang sabi niya, ay ako ang Alpha at ang Omega. Ang simula at ang huli. Ang simula at ang wakas. Sa Apocalypse 22, kasi po, ang isa sa isa pangalan ay ang Panginoon ay ating katuwiran. Yan po ay sa Jeremias 23:5-6. Sa salitang Hebreo na Yahweh o Jehovah ay makikita po sa 23:5 ng Jeremias. Ang salitang ang isang may buhay sa kanyang sarili. Ito ang ito ikinakapit sa Misaya. Ang talata ay kapag nagsasabi sa kanyang pangyarihan at banal na likas. Pansinin natin, pinahayag ni Kristo ang sarili na siya po ang A at Z. Ano po? Sa abakadang Grego, ang salitang unang titik ay Alpha at ang huling titik ay Omega. Na siyang umiiral sa pasimula pa ay naging katunayan sa sinasabi sa Genesis 1:1. Ngayon po, ang unang mga pangungusap sa Ebanghelyo ni Juan, nagpapatunay na ang Diyos Anak ay walang hanggang kasama na ng Diyos Ama. Sa simula ang salita ay nasa Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula kasama na siya ng Diyos, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. John chapter 1:1-3. Ang salitang iyon ay nakikibahagi sa paglalang sa sanlibutan ay si Jesus. Juan 1:14. Ibig sabihin, kasama na ang Panginoon nung lalangin ang mundong ito, ay naandun na ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, doon sa lalangin natin ang tao, sa paglikha ng tao, natin, sinabi niyang natin, ibig sabihin may kasama. So, ibig sabihin, ang kasama doon na ating Panginoong Jesus, na hindi naman pwedeng isama, lalangin natin kasi kapwa man lalalang ang ating Panginoon. Hindi mga anghel ang kasama na sinabihan ng Diyos na lalangin natin. No? Kaya, hindi mga anghel ang kasama, kundi ang Panginoon ay kasama sa paglalang at hindi nalalang ang lahat ng mga bagay kung wala siya, no?
Ngayon, ang mga katanungan, si Jesus kaya ay Diyos, na siya kaya ay isang tao lamang. Ano ang turing ng Diyos Ama sa kanya? Ang sabi po rito, ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, Diyos, ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katwiran at kinapuputan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit kaysa iyong mga kasamahan. Hebreo 1, talatang 8 at 9. Si Jesus kaya ay Diyos na siya kaya ay isang tao lamang. Ngayon, makikita natin, patuloy natin pag-aralan. Yun ang tanong po sa kanya. At makikita natin na siya ay binigyan ng kaharian ng ating Panginoon, no, Diyos Ama. Paanong ipinaliwanag ni Kristo na siya ay kasama na ng Ama bago siya ay sinilang dito sa lupa o nagkatawang tao? At ang sabi roon, at ngayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan. Nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago magkaroon ang sanlibutan. Yun po masusumpungan natin sa Juan 17:5. So ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon Jesus na luwalhatiin mo ako, Ama, kagaya ng pagluwalhati mo sa akin nung ako ay kasama mo diyan sa langit. Kaya nga, makikita natin mga kapatid, na bago pa ang sanlibutan, ang ating Panginoong Jesus ay umiiral na o nasa sa kasama na ng Ama. Tingnan natin sa Isaiah 9, talatang 6, na doon ay tinatawag na propeta si Kristo na Ama. Sapagkat siya ang Ama ng lahat ng tao, siya ang manlalalang ng tao, at ang sanlibutang, basahin ang patotoo ni Juan Bautista sa Juan 1, talatang 15 hanggang 30. Siya ay nauna sa akin, ang sabi ni Juan, bagaman si Jesus ay pinanganak, bago pagkatapos na ipanganak si Juan. Sabi nga kasi, sabi niya, siya ay una sa akin. Pero mas una si ipinanganak si Juan kaysa sa kay Kristo. Kaya nga sabi, noon pa man ay alam na ni Juan na si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay una sa kanya. Pagkatapos ay nariyan ang sariling pagsaksi ni Kristo na nasa Juan 8:58 na doon ay sinasabi niya, bago pa man si Abraham ay ako nga. Yan ang sabi ni Jesus. Basahin din ng Exodo 3, talatang 14. Ang pangalan ay ako nga. Sa wikang Hebreo at sa wikang English ay isang anyo ng pandiwang maging. At nagsasabi na siya ang walang hanggan at isang may buhay sa kanyang sarili. Ano? Ngayon, tatanungin natin, sa pamamagitan ng anong kapangyarihan nangyari ang pagkakatawang tao ni Jesus? At sumagot ang anghel, bababa, dito tinanong kasi, paano mangyayari ang bagay na yun? Yun ang sabi ng dalaga. Sabi niya, at sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Yun po'y masusumpungan natin sa Lucas 1:35. Ang Ama, pansinin natin ha, ang Ama, Anak at ang Espiritu ay gumagawang magkakatulong sa gawain ng pagkakatawang tao ni Kristo. Ang pagkakatawang tao ni Kristo sa anumang paraan na hindi nagpapawalang kabuluhan sa kanyang pagka-Diyos. Sinabi ng kasulatan, walang pag-aalinlangan dakila at mahiwaga ang ng kabanalan siyang nahayag sa laman. Pinapatunayang matuwid sa Espiritu
nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas ng kalwalhatian. 1 Timoteo 3:16. Nang si Kristo ay isinilang, ang pagpapahayag ng anghel sa mga pastol ay itinutukoy sa kanya bilang tagapagligtas. Basahin natin ang basahin niyo ang Lucas 2:11. Sabi, tinutukoy siya sa Mateo 1:21-23 na Emmanuel. Yun po ang sinasabi doon sa Mateo. Siya po ang pangalan niya, Emmanuel, na kung ibig sabihin po ay suma sa atin ang Diyos. Bakit nagkatawang tao si Kristo? Ayan, tanong naman, no? Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinaka punong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Yun po ay masusumpungan natin sa Hebreo 2:17. Paano ipinakilala ng Ama si Jesus? Ang sabi roon, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mateo 3:17. No? At sabi rito, paano ipinakita ni Jesus na mayroon siyang kapangyarihan ng Diyos, na siya ang anak ng Diyos, na siya ang Diyos anak. Ang sabi rin, may isang kapangyarihang makabasa ng mga puso ng tao. Meron siyang kapangyarihang basahin ang nilalaman ng ating puso, pati ang ating mga pag-iisip. Ang sabi roon, ayun po ay masusumpungan natin sa Juan 2:24-25. Meron siyang kapangyarihang makapagsabi ng hinaharap. No? Sa Juan 13:19. At meron din siyang kapangyarihang lumalang. Juan 6:1-20. Mababasa po natin yun doon. Meron siyang kapangyarihang magbigay ng buhay. Juan 5:21. Meron siyang kakayahang magsalita ng hindi nagkakamali. John 8:46. May kapangyarihan siyang magpatawad ng mga kasalanan. Marcos 2:1-12. Basahin po natin yun at masikikita po natin yun doon. Mayroon din siyang kapangyarihan tumanggap ng pagsamba. Mateo 14:33. Pansinin po natin, ito ay mahalagang bagay sapagkat ang mga nilikhang kinapal tulad ng mga tao o mga anghel ay hindi dapat sambahin. Subalit, siya po ay sinamba. Kaya nga sabi, basahin ang mga aklat ng gawa na sa Kapitulo 10:25-26. Sa Apokalipsis 22:8-9, yun po ang babasahin natin, 4:8-10, aklat po ng Mateo. Ang sabi po, ngunit tinanggap ni Jesus ang pagsamba ng kanyang mga alagad bilang Diyos. Sinabi ni Tomas tungkol sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Juan 20:28-29. Ang mga anghel ay sumasamba rin sa kanya. Hebreo 1:6. Sa wakas, ang buong sansinukob ay lumuluhod sa kanya. Filipos 2:10. May buhay siya na katutubong kanya. Juan 5:26. May kapangyarihan siyang bumago ng mga puso ng tao. Sapagkat makikita natin yun sa Juan 1:12-13. Tanging ang banal na Diyos lamang ang
ang makapagsasabing ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ako ang pasimula. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. So, pansinin natin yung mga salitang yun na siya lamang ang makapagbibigay ng buhay para sa gusto niyang bigyan. Paano maaaring maging Panginoon ni David si Kristo na anak pa rin niya? No, ang sabi roon, nasagot ng mga pariseyo ang tanong ni Kristo, ano ang palagay ninyo kung tungkol kay Kristo? Ang sabi roon, kaninong anak siya? Sa pagsasabing kay David, Mateo 22:42, pagkatapos ay binanggit ni Jesus ang awit 1, talatang 10, na doon ay tinawag ni David ang Misaya na Panginoon. Ito ang nagpapakilala na ang Misaya ay higit na matanda kay David. Kung gayon nga, paanong ang Misaya ay magiging anak ni David? No? At sa ganitong kalagayan ay magiging bata kaysa kay David. Ang mga leader ng mga Hudyo ay hindi handa upang sumagot sa mga tanong na ito. Kung tinatawag na siya ni David na Panginoon, paanong siya ay naging kanyang anak? Hindi ito masagot ng mga Pariseo. No? Paano nga naman tatawagin siya anak ni David kung siya ay tinatawag ni David na Panginoon? Ano? Kaya dito po sa Mateo 22:45, yun po ang makikita natin na katanungan na kung hinahanap nila ang taong na ito na wasto, ang kakailanganin nilang aminin na si Jesus ang Misaya, ang anak ng Diyos. Kaya nahihirapan sila sa pagsagot sa mga papansin natin. Ano? Noon ay nagdududa ang mga Pariseo kasi alam nila na ang batang itong si Jesus ay hindi kailanman nakita sa paaralan o hindi nag-aral. Pero sa mga katanungan niya ay hindi masagot ng mga Pariseo. Mga Pariseo naglilingkod sa simbahan. Hinulaan ni Isaya na si Kristo ay pinanganak ng isang dalaga. Isaya 7:14. Ang ulat ni Mateo ay nagpapakilala na ito na sa kalagayan ng isilang si Kristo. Mateo 1:18-22. Ganito ang pahayag ni Pablo. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Galacia 4:4-5. Siya ang tinutukoy na banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan. Hebreo 7:26. Tungkol sa kaugnayan niya sa Ama, sinasabi ni Pablo, sapagkat sa kanya naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan. Colossians 2:9. Wala tayong magagawa kundi tanggapin gaya ng ginagawa ng senturyon na noon ay nagmamasid kay Jesus nang siya ay mamatay at sinabi, tunay na ito nga ang taong ito ay anak ng Diyos. Marcos 15:19. Huling bahagi, siya ay ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesus o si Jesucristo na Panginoon natin. Roma 1:14. Ngayon po tayo po ay
Excuse me. Ang pamamagitan o ministeryo ni Jesus bilang saserdote. Ito po ang kalagayan ni Jesus bilang saserdote. Sa panukalang kaligtasan ng Diyos ay lubos na nagsasaalang-alang ng bawat kahinaan ng tao at bawat kapangyarihan ng kaaway. Sinasabi ni David, ang pagliligtas ay sa Panginoon at suma sa inyong bayan nawa ang inyong pagpapala. Awit 3, talatang 8. Nang si Jesus ay tumangging ipahayag ang pabalita ng Diyos tungkol sa kaligtasan sa Ninibe o si Jonas pala. Si Jonas, nang tumangging ipahayag ang ebanghelyo o ang pabalita sa para sa kaligtasan ng Ninibe, siya ay humantong sa kailaliman ng dagat at sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Nang siya ay sumigaw ng pagliligtas at mula sa Panginoon, sinabi ng Biblia na iniluwal, inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa siya sa o iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. Jonas 2:9 at 10. Mayroong pitong bahagi ang kabuhayan ni Kristo na nakatutulong sa isang tao na makaraan mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sa pag-aaral na ito ay ating tatalakayin ang pangkasalukuyang buhay ni Kristo at kung ano ang ginagawa niya ngayon para sa atin. Ito po ang pangkasalukuyan na ginagawa ng ating Panginoon. Natingnan po natin ano ang kinakailangan ni Kristo upang maging isang saserdote, ang kinatawan ng tao sa harapan ng Diyos. Yun po ating sasagutin. Titingnan natin dito. Sa 14 o sa Hebreo 2:14 hanggang 18. Basahin po natin 'yon. Pansinin natin si Kristo ay naparito upang ipahamak ang diablo at upang palayain ang tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan hangga't maaari upang magawa ang makibahagi siya sa laman at dugo. Siya ay namatay at siya ay ginawang isang saserdote magpakailanman. Ngayon, ano kung ngayon ang unang mahalagang bahagi ng kabuhayan ni Kristo? Kaya't sinasabi sa kanya ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita nang malaking kagalakan para sa inyong bayan sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Yun po'y masusumpungan natin sa Lucas 2, talatang 10 at 11. Nang si Kristo ay lumagay na sa pagiging taong laman o nagkatawang tao siya, siya ay naparito bilang tagapagligtas ng tao. Ito ang pasimula ng pagtupad sa pangako ng manunubos na sinasabi sa Hineses 3, talatang 15. Ngayon, ano ang ikalawang kahalagahang o mahalagang panig ng kabuhayan ni Kristo? Bagaman si anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Hebreo 5, talatang 9 at 7. Pansinin po natin, lahat ng sumusunod sa kanya. Pero yung pong pagliligtas na dala ng ating Panginoon ay para sa lahat. Ngayon,
Ang binabanggit po dito ay kailangan sumunod tayo sa para tayo ay makaabeldo sa kanyang pagliligtas. Sapagkat ang sabi, ang kanyang kamatayan doon sa krus ay para maligtas ang buong sanglibutan. O ngayon, ay pala ay mayroong mga pasubali yung mga tatanggap at sasampalataya sa kanya. Yun ang maliligtas. Kaya kailangan ay patuloy natin pag-aralan ang buhay ng ating Panginoon. Bago si Kristo mamatay, alang-alang sa kasalanan ng iba, dapat niyang ipakilala sa na maaaring mabuhay ang tao sa isang kabuhayang hiwalay sa kasalanan. Si Kristo ay gumawa sakdal para sa kanyang gawain ng pagkasaserdote at ito sa pamamagitan ng pagdanas ng kahirapan na naging kapalaran ng sanlibutan o sangkatauhan sa pagkaunawa ng ating mga tiisin at mga suliranin. Maaari siyang maging isang mahabagin, maunawain, tagapamagitan at yun po ay pag-aralan po natin, basahin po natin ang Hebreo 2:18-4:5, 7:7-9. Ngayon, kailang ginawang saserdote si Kristo? Yan, basahin po natin sa Hebreo o basahin ang Hebreo 10:11-14. May mga apat na bagay na naganap bago si Kristo naging saserdote. Ang pagkakatawang tao, una, ang pagkapako sa krus, ikalawa, at ang pagkabuhay na maguli at ang pag-akyat niya sa langit. Yun po, bago po siya naging saserdote, yun po ang naganap sa kanyang buhay. Ang pag-upo ni Kristo na kasama ng Ama ay hinulaan ng awit. 1:4. At nasumpungan ni Pablo ang katuparan nito pagkatapos ng kamatayan. Pagkabuhay na maguli at ang pag-akyat sa langit ni Kristo. Basahin po ang Hebreo 1:3. Ipinaglingkod ni Kristo ang mga kagalingan ng kanyang tinutubos na pagpapakasakit. Basahin ang Hebreo 8:3, 9:12-14. Ano ang isang tagapamagitan? Alam po natin. Ano ang isang tagapamagitan? Ibig sabihin, meron namamagitan sa atin sa Diyos. No? At yun po ang gawain ng ating Panginoon sa ngayon. Siya po ay namamagitan. Siya ay isang tao na tunatawag na tagapagpayapa na mayroong sa mayroong alitan. Si Kristo ay hindi lamang tumatayong tagapagpayapa, kundi binayaran pa niya ang utang ng mga tao. Siya ay namatay sa lugar ng tao at dahil sa sakripisyong ito ni Kristo ay naging atin siyang tagapagligtas. Ano po? Bakit kailangan na si Kristo ay matapos na siya ay mabuhay, hindi siya nanatili dito sa lupa? No. Bakit kailangan siya ay bumalik sa langit? Ang sabi roon ay upang ibigay sa atin ang banal na espiritu. Basahin ang 1:6-7. Upang mapasimula ni Kristo ang kanyang pamamagitan alang-alang sa atin. Basahin ang Roma 8:14. At upang
makapaghanda siya ng isang tahanan para sa kanyang bayan. Yun po ay basahin sa 14 ng Juan, talatang 2 at 3. So, ibig sabihin, kaya muling umakyat ang ating Panginoon doon sa langit ay upang tayo ay padalhan o bigyan ng banal na Espiritu dito na makakasama natin at pansinin natin na kung sa ating pamumuhay, naririto po ang banal na Espiritu na gumagabay sa atin sa araw-araw. Kung ano pong Espiritu ang dumating sa ating mga kapatid na alagad ng ating Panginoon nung panahon nila, kapanahunan nila, ay yun pa rin po ang Espiritu na nakakasama natin sa kasalukuyan na iniwan ng ating Panginoon na siya, sabi niya, ay siya aakit doon sa langit at ang mga aliw ay aking ipadadala sa lupang ito upang siyang magpaalala sa atin sa lahat ng mga bagay na itinuro ng ating Panginoon. Kaya patuloy na tayo ay gumagawa, patuloy na tayo ay nag-aaral ng kanya mga salita upang matutunan at maalaman natin ang kalagayan ng ating sanlibutan ito o ng mga mananampalataya na huwag tayong mag-alala sapagkat merong gumagabay sa atin ang banal na Espiritu, ang siyang iniwan sa atin ng Panginoon at ang Panginoon doon sa langit ay naghahanda ng tahanan ng lahat ng taong maliligtas. No? Naghahanda siya ng lugar at sabi ng Panginoon, kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Kaya nga, ang sabi roon, ilang tagapamagitang mayroon sa pagitan ng Diyos at ng tao? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan. No, isa lang po ang tagapamagitan. Sa Diyos at sa mga tao, si Kristo Jesus. Yun po ay masusumpungan natin sa 1 Timoteo 2:5. Bakit ang gawain ni Kristo bilang tagapamagitan ay kailangan sa kaligtasan ng tao? Bakit nga ba? Siyempre, kahit dito sa lupa, sa husgado, meron tagapamagitan, may abogado. Ngayon si Kristo po doon sa langit, siya ang ating abogado sapagkat meron pong nag-aakusa sa atin na tayo ay dapat mamatay doon sa impyerno o doon sa dagat-dagatang apoy sapagkat tayo ay nagkasala. Pero namamagitan po rito ang ating Panginoon na tayo po ay binili na ng kanyang dugo doon sa Kalbaryo. Kaya po tayo ay pag-aari na ng Diyos. Sa santuario, sa ibabaw ng lupa, ang katubusan ay inaaninuhan ng iba't ibang paghahandog. Kung dinadala na ng makasalanan ang kanyang biktimang panghandog, kinukuha ng saserdote ang dugo ng hayop kung ito ay mapatay na sa at kanya itong inilalagay ang sungay sa dambana. Ito ay tinatawag na sa Biblia na nagawain ng pagtubos. Basahin ang Levitico 4:25 at 26. Kaya ang pagtubos ay binubuo ng handog na dinadala ng tao. Gayon din ang pagtatapat ng saserdote sa mga benepisyo nito. Ang panukala ng pagtubos ay sumasaklaw hindi lamang sa kamatayan ni Kristo alang-alang sa iba, kundi gayon din sa kanyang ministeryo bilang dakilang saserdote natin upang magamit ang mga benepisyong kanyang pagpapakasakit. Si Kristo ay nabuhay na maguli para sa atin. Para sa ating ikaaring ganap, Roma 4:25, at pumasok sa langit bilang ating dakilang saserdote. Basahin po natin ang
basahin po ang Hebreo 9:12. Makikita po natin doon ang kanyang pagkasaserdote. Ano ang tinutukoy ni Pablo nang banggitin niya na kinakailangang palitan naman ang kautusan, Hebreo 7:12 sa mga huling bahagi? Ito ay walang kinalaman sa sampung utos. Sa talatang 11 ay nililiwanag na ang kasakdalan ng pagkasaserdote ni Kristo ay hindi masusumpungan sa pagkasaserdote sa mga Levita. Sapagkat ang pagkasaserdote ay napalitan, talatang 12, nangangailangan noon ng pagbabago ng utos ng namamahala sa pagkakaroon ng mga saserdote, sapagkat itinakda ng Diyos Ama na si Kristo ang maging saserdoteng tagapamagitan ng tao doon sa templo sa langit. Hebreo 8, talatang 1 at 2. Nangangahulugan na ang batas noong tungkol sa pagkasaserdote ay nagwakas sa pamamagitan ng kamatayan at sa pamamagitan ni Kristo. Noon po nagwakas yung mga alay, mga handog na mga hayop, nung minsan po ay inihandog ng ating Panginoon ang kanyang buhay. So nawala po yung mga ceremonial law nang siya po ay mapako doon sa krus. Yung pong batas tungkol sa paghahandog ng mga hayop na dinadala sa templo para sa mga kasalanan ng tao, yun po ay nagwakas nang dumating po ang ating Panginoon at inihandog ang kanyang buhay na pinakahandog na pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya siya po ay minsan lang naghandog para sa kasalanan ng mga tao. At yun pong mga paghahandog nung araw, ayun po ay umaanino sa ating darating na tagapagligtas na si Jesus. At ngayon nga po, nang dumating ang ating Panginoon, siya po ay sakripisyo para sa kasalanan ng buong sanglibutan. Ang sakripisyo po ng ating Panginoon sa Kristo ay malawak po ang sakop. Buong sansinukob o buong sangkatauhan ay maaaring maligtas kung lahat ng tao ay sasampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sabi roon, sapat ang dugo ng ating Panginoon upang ang tao ay matubos sa kanyang mga kasalanan. Ang kailangan lang sa atin ay tanggapin natin ang handog na ito na ating Panginoon, yung kanyang buhay, ang kanyang dugo na nabuhos sa Kalbaryo, ang kanyang pagsasakripisyo. Tanggapin po natin siya na bilang personal nating tagapagligtas. Kaya nga po, napakahalaga ng ginawang bahagi o ministeryo ng ating Panginoon para sa sangkatauhan. Ngayon po, sapagkat ang tinutukoy ng mga bagay na ito ay kabilang sa ibang angkan na doon ang simula, sino may hindi naglingkod sa dampana, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay nagmula sa Juda at tungkol sa lipi. Sa liping yon ay walang sinasabing anuman si Moises tungkol sa mga pare. Basahin po ang 7 ng Hebreo, talatang 13 at 14. Sa pamamagitan ng kaninong kapangyarihan naging saserdote si Kristo? Sa kaninong kapangyarihan naging saserdote ang ating Panginoon Jesu Kristo? Basahin po ang Hebreo 7:15. Nandun po yon. 15 at 16. Talatang 20 at 21. Ang santuwaryo sa lupa ng Israel kasama na ang mga saserdote nito ay naging anino ng kamatayan at makasaserdoteng paglilingkod ni Kristo.
ang isa pang matandang pagkasaserdote na kay Melchizedek, ang hari ng Salem, ay hinulaan din na magiging isang uri ng makasaserdoteng paglilingkod ni Kristo. Awit 1, talatang 10. Si Melchizedek ay isa noong haring saserdote. Ang katunayang ito ay at saka ang kahulugan ng kanyang tungkulin o pangalan, hari ng katwiran, ay ginawa siyang karapat-dapat na anino ng kahariang pagkasaserdote ni Kristo sa langit. Ang kapangyarihan ng Ama ang nagsabi na dahil sa walang kapintasan ang buhay ng kanyang anak, ay dapat siyang maging isang saserdote magpakailanman. At yun po ay tunghayan natin sa aklat ng Hebreo chapter 7 verse 28. Ano ang ginagawa ngayon ni Kristo doon sa langit? Sa kasalukuyan, ngayon, anong ginagawa niya? No? Ang sabi rito, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuwaryo na ginawa ng mga kamay, no, ng tao, na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay tungkol sa mismong langit, doon siya mismo ay pumasok upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Hebreo 9, talatang 24. So ngayon po ay naroon po siya sa loob ng templo, no. Ang kasundo ang bagong tipan ay siyang pangako ng Diyos na inilagay ng kanyang na inilagay ang kanyang utos sa ating mga puso at ang at mga pag-iisip. Basahin ng Hebreo 8 talatang 7 hanggang 13. Chapter 9, talatang 16 at 17. Ang Diyos ay hindi pa nagbabago sa kanyang saloobin sa kasalanan at sa kanyang utos. Siya ay nagpapatawad sa kasalanan dahil sa kamatayan ng kanyang anak. So patuloy na nagpapatawad ang ating Panginoon Diyos dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon. Excuse me. Para sa nagsisising makasalanan, dahil dito siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Hebreo 7:25. At basahin din po ang 1 Juan 1, talatang 9. Para sa pananampalatayang nagugumon sa pagkakasala, mga mumunti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay mayroong tagapagtanggol sa harap ng Ama at si Hesukristo na siyang matuwid. 1 Juan 2:1. Yun po ang binabanggit doon, na kung tayo man po ay magkasala, hindi natin sinasadyang magkasala. Meron po tayong tagapamagitan, ang ating Panginoong Hesus, na nandun po at namamagitan sa atin upang kung tayo po ay nananatiling nasa sa ating Panginoon, tayo po ay na handang ipagtanggol ng ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama, na merong nag-uusig sa atin na ito ay ang diablo na sinasabi dapat yan ay mamatay sapagkat yan ay nagkasala, sapagkat ang bayad sa kasalanan ay kamatayan.
pero sasagutin tayo ng ating Panginoong Hesus na sinakripisyo niya ang buhay niya para sa kaligtasan ng taong nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga po, meron tayong pag-asa sa kaligtasan. Ang kailangan lang po natin ay pag-aralan natin mabuti ang buhay ng ating Panginoon at pag-aralan po natin ang kanyang ministry dito sa lupa at magkaroon po tayo ng katiyakan sa pag-asang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang kailangan lang sa atin, mga kapatid, tanggapin natin ang ibinagkakaloob sa ating kaligtasan sapagkat lahat ng tumanggap sa kanya ay maliligtas. Meron po nagsasabi na tinatanggap ko ang ating Panginoon, pero yun po ay salita lang. Ang kailangan po dito sa pagtanggap natin sa ating Panginoon ay buong puso at kaluluwa na tinatanggap natin na siya ay maging tagapagligtas natin. Ngayon po, dahil sa palagiang pamamagitan ni Kristo, maaring kaya't lumapit tayong may katapatan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan, Hebreo 4:16. Dahil sa kanyang kabuhayang hiwalay sa kasalanan ang kanyang kamatayan doon sa krus ay naging mabisa. Ngayon siya ay namamagitan alang-alang sa atin bilang ating dakilang saserdote. Ang kanyang tagumpay ay sapat na para sa bawat nagsisising tao na nananampalataya, no? Ang isang panghuling bahagi ng dakilang panukala ng kaligtasan ay ang pagbabalik ni Jesucristo. Gayon din naman, si Jesus na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa ay pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Pansinin po natin, ha? Lahat ng nagsisipaghintay sa Kanya. Ibig sabihin, itong mga nagsisipaghintay na ito ay sumasampalataya sa ating Panginoon. At siya po ay darating sa ikalawang pagparito niya, no? Ang ikauna pong pagdating niya ay nung po siya ay panganak ng isang birhen at ang ikalawa po ay ang pagtubos, ang pagkuhan niya dito sa kanyang mga lingkod na naghihintay sa kanya. Hebreo 9:28. Ang pitong dakilang mga katotohanan tungkol sa kabuhayan ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Una, ang kanyang kadiyusan. Ikalawa, ang pagkakatawang tao niya. Ikatlo, ang kabuhayan niyang hiwalay sa kasalanan. Ikapat, ang tumubos niyang kamatayan. Yung kamatayan po, yun po tumubos sa ating mga kasalanan. Ikalima, ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ikaanim, ang kanyang pag-akyat sa langit at pamamagitan. Ikapito, ang kanyang ikalawang pagparito upang tanggapin ang kanyang bayan sa kanyang sarili. Yan po ang pitong bagay na magbibigay sa atin ng katiyakan ng ating kaligtasan o pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, sapagkat nangyari na po ang mga bagay na ito. Isa na lang po ang hindi nangyayari, ang kanya pong ikalawang pagparito. Kaya ang kailangan po sa atin ay patuloy tayong maghanda at sumalubong sa ating Panginoon sa ikalawa pong pagdating. Ngayon, ang susunod po nating pag-aaralan ay ang tatlong persona. Ang pagka-Diyos, ang kadiyosan po ay mayroon tatlong persona. Ngayon, titingnan po natin ang tatlong personang ito. Ang sabi rito, ang Diyos ay binuo ng tatlong persona.
Ang doktrina tungkol sa tatlong persona ay isa sa mga dakilang saligan ng Kristyanismo. Marami ang tumatanggi sa pagka-Diyos ni Kristo. Iniisip ng iba na si Jesus lamang ang tanging Diyos. Kung ito ay totoo, magkakaroon ng isang panahon noon na walang Diyos nang si Kristo ay mamatay. So, kung si Kristo lamang ang Diyos noon, no? Walang darating, mayroong pagkakataon na mawala ng Diyos sapagkat si Kristo ay namatay sa krus at namahinga at inilibing hanggang ikatlong araw. Subalit, ipinakikilala ng Biblia na laging umiiral ang Diyos. Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Awit 90, talatang 2. Taglay kaya ni Kristo ang katangian ng kadiyosan? Yan ang tanong dito. Sabi rin sa Colossians 2:9, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan. Yan. Pansinin natin, nililiwanag ni Pablo na ang kapangyarihan ng pagkadiyos sa buong kapuspusan nito ay nahayag kay Kristo. Sa mga kapangyarihang ito ay kasama ang karangalan, kamahalan, kapangyarihan, lumalang at mag-akma ng sanlibutan, ng lakas sa pag-aalay, sa pamamahala, sa sansinukob, ang pag-ibig sa pagtubos sa tao at pag-iintindi sa hinaharap upang matustusan ang lahat ng mga pangangailangan ng tao, gayon din ang mga pangangailangan ng lahat ng nilalang. Sapagkat ang lahat ng mga katangiang ito ay na kay Kristo, ang ipinahihiwatig ay mayroong higit kaysa isang persona ng kadiyosan. Ilang magkakaibang persona mayroon ang kadiyosan. Ang sabi rito, kaya't ang paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, meron pong tatlong persona ang pagka-Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Mateo 28, talatang 19. Makikita po natin doon. Ano ang kaugnayan ng mga kaanib ng pagka-Diyos o ng kadiyosan? Ang Diyos Ama ang Pangulo ng Sansinukob, kasama na ang Diyos Anak. Sinabi ni Jesus, ako'y pupunta sa Ama sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin. Juan 14:28. Basahin din ang 1 Corinto 11:3. Si Jesus Kristo ang walang hanggan, ang bugtong na anak ng Diyos. Basahin po ang Mika 5:2. Makikita po doon. Ang Espiritu Santo ang ikatlong persona ng kadiyosan. Siya ay gumagawang kasang-ayon ng Ama at ng Anak. Yun po ay basahin po doon sa Henesis, sa unang aklat, sa Henesis 1:2. Upang maisagawa ang panukala ng kaligtasan at upang matulungan ang tao sa lalong maunawaan ng isyu ng
na kasangkot ng mga kaanib ng kadiyusan ay kumuha ang kanyang ng kanyang tungkulin ang Diyos Ama at nagbigay ng kuro-kuro sa kadiyusan na may kinalaman sa kasalanan at kaligtasan ang Diyos Anak sapagkat nagkatawang tao ay naisagawa na ang pagtubos para sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at nakatayo bilang pangulong sa katwiran ng mga tao at humarap sa Diyos bilang ating kinatawan na tinatawag niyang tanging tagapagligtas ng Diyos. Tanging tagapagligtas ng tao sa Diyos bilang ating Ama. Basahin ang Juan 20, talatang 17. Ang Diyos, Espiritu Santo, ay naglalagay ng kaligtasan sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng paghikayat at pagbabago ng kaligtasan sa ginagawa ng Diyos Anak na sa kanyang buhay at tumubos sa kamatayan. So, ibig sabihin mga kapatid, yung tungkulin o bawat isa ay mayroong tungkulin ng banal na Espiritu ay gumagawa sa atin ngayon, nagpapaalala sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung tayo po ay nalilihis ng landas, meron po tayong tagapagpaalala na nagsasabing mali ang ating ginagawa. Yun po ay kinakailangan natin sa ating buhay ang banal na Espiritu. Ano ang ilan sa mga likas ng Diyos? Una, makapangyarihan sa lahat, Apokalipsis 19, talatang 6, at Job 11:7. At pambuong sanlibutan, walang hanggan, walang pagbabago, walang kamatayan, pag-ibig, mahabagin, matuwid, banal. Ito po ang ilan sa mga likas ng kadiyusan. Ilan lamang po yon. Yung po pagkawalang hanggan ay masumpungan po natin sa 1 Timoteo talatang 1:17. Ang pagiging walang pagbabago ay makikita po natin sa Hebreo 6:17. Walang kamatayan sa 1 Timoteo talatang 1:17 at Apokalipsis 11 talatang 17. Pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. 1 Juan 4:8. Mahabagin, Exodo 34:6. Matuwid, Deuteronomio 32:4. Banal, Esra 9:15 at Nehemias 9:7 talatang 8. Ngayon po, si Kristo kaya ay kasamang umiiral sa Diyos mula pa sa walang hanggan? Ha? Basahin po ang Juan 1:1 hanggang 3 at 14. Makikita po natin doon. Ang tatlong kaanib ng kadiyusan, ang Espiritu Santo, ay isang persona. Siya ay ibang persona tulad ni Jesus. Ibang mga aliw. 14 ng Juan, talatang 16 at 17. Mayroon siyang katangiang ng persona tulad ng isipan. Roma 8:16. Ibig makapipili siya o pwede siya makapili, pumili. O 1 Corinto 12 talatang 11. Napipighati rin siya ng Epeso 4:30 na pag
na pagsisinungalingan, no? Napagsisinungalingan siya. Ibig sabihin, napagsisinungalingan siya, nakapagpapaalala siya sa ating mga kasinungalingan, ano? Sa Gawa 5:3, talatang 4. Ngayon po, maaari siyang alipustain. Katulad din ng tao, no? Hebreo 10:29, siya ay nauugnay sa ibang mga kaanib ng kadiyosan sa formula ng bautismo at sa basbas ng apostol. Mateo 28:20 at 2 Corinto chapter 13 at talatang 14. Ano ang ginawa ng bawat kaanib ng kadiyosan kaugnay ng panukala ng kaligtasan? Ano kaya ang kanilang ginawa sa panukala ng kaligtasan? Una, ang gawain ng Ama, binigyan niya ang kanyang anak. Ibinigay niya. Yun ang unang gawain ng Ama. Ibinigay niya ang kanyang anak. Basahin po natin ang 3:16. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon, ay hindi mapahamak at magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Pinatawad niya ang kasamaan. Micah 7:17. Ang gawain naman ng anak, si Jesus ay nagliligtas mula sa kasalanan. Mateo 1:21. Siya ang namamagitan alang-alang sa atin. 1 Juan 2:1-2. Ang gawain naman ng Espiritu Santo, kinakasihan niya ang mga propeta. No? 2 Pedro 1:21. Sinusumbatan niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Juan 1:6-8. 1 Corinto 2:10-13. Pinapatnubayan siya ng katotohanan. Juan 16:13. Iniaakay niya ang tao na makahikayat. Pinapangyayari ang mga bagay at ng bagong pagkapanganak o yung pagiging bagong nilalang natin pagka bago tayo, pinapatnubayan tayo ng ating banal na espiritu sa pagiging bagong nilalang. Ngayon, ang tatlong banal na persona ng kadiyosan ay iisa ang likas sa katutubo at sa layunin. Gayon din ang Diyos Anak ay kusang ipinasakop ang kanyang sarili sa Ama upang mapasa kanya ang likas ng tao bilang ikalawang Adan. Roma 5:14. Pinagbayaran na niya ang ating mga kasalanan at tumatayong ating pangulong kinatawan sa harapan ng Diyos nang gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan sa na samantalang ibinibigay sa atin ang kanyang anak. Juan 3:16. Ibinigay niya siyang pampalubag loob o hindi lamang sa isang panahon kundi panghabang panahon. Ang pagpapasakop ng ating banal na tagapagligtas ay magiging walang hanggan. 1 Corinto 15:14-28. Bagaman ang ating mga isipan ay may hangganan ay hindi nakakaunawa sa walang hanggan, gayon may mayroon tayong sapat na kaalaman tungkol sa kadiyosan upang maligtas tayo mula sa kasalanan at matiyak sa atin ang isang dako sa kaharian ng Diyos. So kailangan po ay matiyak natin ang ating kalagayan. Meron tayong Diyos na magliligtas sa atin doon sa dagat-dagatang apoy. Meron po tayong pag-asa. Meron po tayong pagkakataon na maligtas doon sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay tapos na ang paghahandog sa kanyang buhay. Ang hinihintay na lang po natin ay ang kanyang pagbabalik na tayo ay isasama doon sa inihanda niyang lugar kung saan
ang sabi niya kung saan siya naroon, tayo naman ay dumoon. Ngayon, tayo po ay dadako na ngayon sa isang bakit nangaral si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga, no? Kung mapapansin po natin, kung babasahin po natin ang mga aklat o ang Biblia, marami po tayo makikita mga talinghaga nung nagsasalita pong ating Panginoon, ay maraming po siyang ginamit na mga talinghaga. Tanong nga rito ay bakit nangangaral ang ating Panginoon sa pamamagitan ng talinghaga. Tinghayan po natin. Sa kanya pong pangangaral, si Jesus ay gumamit ng mga salaysay. Ito ay hindi lamang nagising ang interest o halos agad-agad, kundi nakakakuha rin ng pansin ng sa nagsisipakinig. Ito ay isang paraan na makatutulong upang maidiing mabuti ang katotohanan sa isipan. Ano mo? Una, bakit nagsalita si Jesus ng mga talinghaga? Lumapit ang mga alagad at sinabi niya sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila ng sa pamamagitan ng mga talinghaga? Sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo ipinagkaloob na maalaman ang hiwaga ng kaharian ng langit, subalit hindi ipinagkaloob sa kanila sapagkat hindi pinagkaloob sa kanya sapagkat sinumang mayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganaan. Subalit sinumang wala, pati na ang nasa kanya ay kukunin. Dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig at hindi sila nakakaunawa. Chapter 13 ng Mateo, talatang 10 hanggang 13. Nang siya ay nagtuturo ng mga talinghaga, ang nagnanais na makaalam kung ano ang itinuturo ni Kristo ay madaling nakakaunawa. Gayunman, ang paraan niya ng paggamit ng mga talinghaga ay nagpadali upang malambungan ang katotohanan mula sa kanyang mga kaaway na gusto siyang sumbatan. Saan kinuha ni Kristo ang mga salaysay na isinasalaysay niya? Sa pangkalahatan, ang mga salaysay niya ay kinuha niya sa katalagahan ng mga bagay na nakilalang kilala ng nagsisipakinig sa kanya. Nagsalita siya tungkol sa mga mapanirang damo, Mateo 13:24 hanggang 30, na sa puno ng igos na hindi nagbubunga. Yun ay Lucas 13, talatang 6 hanggang 9. Sa waglit ng mga tupa, yun, mga talinghaga niya tungkol sa mga bagay na yun. Mateo 18, talatang 12 hanggang 14. Sa maghahasik, no? Mapapansin natin, yung mga talinghaga yung ginamit niya, ay kinuha niya sa mga maghahasik. Sa Marcos 4:39, sa mga butil ng mustasa, Lucas 13:18-19, sa puno ng igos, Mateo 24:32-33. Ang marami sa kanyang mga talinghaga ay may kinalaman sa iba't ibang karanasan ng buhay, tulad ng mga manggagapas o manggagawa sa ubasan, no? Mateo 20, talatang 1 hanggang 16. Ang 10 dalaga, ginuha rin niyang halimbawa. Yun ay Mateo 25, talatang 1 hanggang 13. O ng mga buhay na
sa katubusan ng mga sa mga batuhan o at sa mga buhanginan. Lucas 6:47 hanggang 49. So doon po mapapansin natin na ang ginamit ng ating Panginoon na mga talinghaga ay yung palagi ang yun laging nakikita ng mga tao, pares ng mga dalaga, puno ng igos, mga hasik, mga butil ng mustasa, manggagawa sa ubasan, no? Yung po mga ginamit niya mga halimbawa sa kanya pong mga talinghaga upang ang mga nagsisiusik sa kanya ay mailigaw. Ano, hindi mga direkta na masabi na ikaw ay nag-aakusa ng mga bagay na ito na hindi naman totoo. Kaya nga ginamit niya ang magkatalinghaga sapagkat sabi niya ay hindi nauukol sa kanila ang pagkaalam ng katotohanan. Gaano kadalas nagtuturo si Jesus ng talinghaga? Ang sabi rito, ang lahat ng mga bagay na ito ay sinabi ni Jesus sa maraming tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Mateo 13, talatang 34. Pansinin natin, samantalang si Jesus ay nagsasalita ng talinghaga, tinutupad niya noon ang isang hula na binabanggit sa awit 78, talatang 2, na doon ay paunang sinabi ni David ang paggamit ni Kristo sa paraan ito ng pagtuturo. Upang maunawaan ang katotohanan, anong kahalagahang simulain ang binanggit ni Jesus. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ano ang turo at kung ito ay mula sa Diyos o kung ito ay nagsasalita mula sa kanyang sarili. Juan 7, talatang 17. Isang beses, si Jesus ay nagtindig ng isang katanungan. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang aking sinasabi? No? Pagkatapos ay binigay niya ang sagot, sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. Yun ang sagot doon sa tanong niya. Juan 8, talatang 43. Ang isang pangunahing kahilingan upang maunawa ng katotohanan ay ang pagtatalaga ng katapatan sa Diyos. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Tandaan natin, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo na pinakikinggan ang mga ito ay sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. No. Kaya pala yung iba na hindi nakakaunawa, hindi nakakaintindi, sila pala ay hindi mula sa Diyos. Yun ang sabi sa Juan 8:47. No. Tandaan natin na ang karamihan sa mga talinghaga ay nagtuturo sa iisang katotohanan. Kadalasan ng mga huling taon, ang mga tagapakinig niya ay nakikita ng ilan sa mga bagay na ginamit ni Kristo sa kanyang mga talinghaga at pagkatapos ay naalala niya ang kanyang aral, ang pagtuturo sa pamamagitan ng talinghaga ay naguudyok sa mga tao upang magtanong. Ang paraan ni Kristo ay kawili-wili sa lahat ng uri ng tao. Pansinin natin ang kanya pong mga aral ay mapapansin natin na kinawiwilihan ng mga tao kung ano po ang kanyang turo, no? Ngayon po ay dadako na tayo sa panibagong paksa ng ating pag-aaral. Ngayon, ang noong mga nakaraang mga pag-aaral natin ay binanggit natin ang mga hula sa hinaharap. Ngayon po ay tutunghayan natin ang katiyakan, no? Ang katiyakan po, yun po ang talata na ating
pag-uukulan sa panahon ngayon.